Sa TV Production. Your only island TV channel. Healthy para happy. Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Sabela. Ito ang pag-record recently at makakasama niyo ako para sa panibagong episode na Healthy para Happy. Dito lang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Para sa episode na ito, ating matutunghayan ang naganap noong nakaraang linggo ukol sa Health and Wellness Program for Senior Citizens na ginanap sa Jobets Hall, Barangay Sunrise. Noong 21 ng Hunyo, isang mahalagang kaganapan ang naganap sa lungsod ng Isabela na naglalayong itaguyod ang kalusugan at kagalingan ng mga senior citizens. Ang programang ito na nilahukan ng 45 senior citizens ay pinangunahan ng tanggapan ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan sa pamumuno ng CSWD owner Aina Asmara. Isa itong inisyatiba ni Punong Lusod City Jolliet Rubin Hataman na isinasagawa sa ilalim ng programang Pangkasarian at Kaunlaran o ang Gender and Development Isabela City Unit ng pamahalaang lokal. Tampok sa okasyon ng isang komprehensibong talakayan na ibinahagi ni Jane Buenbrazo mula sa tanggapan ng kalusugan. Ang kanyang talakayan ay nakatuon sa mahahalagang aspeto ng kalusugan at kagalingan para sa mga senior citizens na may layuning bigyan sila ng kaalaman upang mapabuti ang kanilang pangkalahatang kalagayan at kalidad ng pamumuhay. Ito ay mahalaga sapagkat ang edukasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan ay susi sa pagkakaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa ating mga nakakatanda. Good morning po sa lahat. Happy Sabela. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Nur Aina Asmara po, City Social Development Officer, the City Government of Isabela. So meron ho kaming activity ngayon, which is the Health and Wellness Program for Senior Citizens. So kinalandak ko natin ito to provide a comprehensive and holistic approach to wellness encompassing physical activity, nutritional guidance, mental health support, and social engagement to our senior citizens. So we believe that maintaining a healthy lifestyle is crucial at every stage of life. And we are here to support in achieving them this goal. So, isa itong activity para sa ating mga senior citizens for them to care their health. No, importante po ito, lalo na sa mga panahon ngayon. So, we would like to thank, of course, our very own City Mayor, Honorable City Jolliet Rubin Hataman, for her support no, sa mga programs and services ng ating mga senior citizens. So, salamat po talaga sa support na ibinibigay po ninyo sa ating mga elderly. To talk about the health and wellness lecture, may we have the public health nurse too and the senior citizen coordinator from the City Health Office. Let us welcome Ms. Jane Buenbrazo. Hi, I'm Jane Buenbrazo, yung nurse coordinator ng senior citizen. So to start with, yung vision natin for this day is a country where all Filipino senior citizens are able to live in an improved quality of life through a healthy and healthy life. The mission natin is the implementation of a well-designed program that shall promote the health and wellness of senior citizens and improve their quality of life in partnership with other stakeholders and sectors. So our goal is to have a quality of life among older persons in promoting and contributes to the nation building. So next slide please. So, it is just fitting kasi ngayon is rainy season again.
So, do some of you, parang narinig na ito, dengue. Ano ba yung dengue natin? Dengue. Ano ang sakit ng dengue? Ang dengue ay isang infeksyon na sanhinang virus na dinadala ng mga babaeng laro na Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ito, hindi natin malalaman, di ba? Kasi basta may malamok, hindi natin alam kung ano ba sila. Sila ba ay aegypti or albopictus. Ang sakit na ito ay nakikita sa mga tropical na rehiyon sa mundo, katulad ng mga bansa sa tibok silangang Asia. And Philippines is one of them. Ang virus ay naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Alam natin yan na kagat ng lamok. Healthy para happy. Healthy para happy. Next one. So, ano ba yung mga symptoms? These are signs and symptoms. One of which is bigla ang mataas ang lagnat. Kung meron kang lagnat for 2 days, ang CHO po nagbibigay ng dengue test libre. So, kung meron sa inyo, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, na mayroong lagnat for 2 days and then rainy season ngayon, magpa-check dito sa laboratory natin dyan sa Eastern Ligatang dyan. Yung sa, what is it? Police station, Yoko, sa Bureau of Fire. Doon, nandoon located ang namin laboratory, magpa-check at ito kayo. Kung meron lang lagnat for 2 days or more. And then, another sign is pananahit sa likod ng mata. Duwene dyan yung ubus. Ang nag-adento parte, ito parang duwene kinikita ng mukha. Masakit. So, one of the symptoms. And also, pagdudurugo ng ilong sa pagrupa ng lagnat. Si kabay na lagnat, tapos na yung lagnat mo, nagdudurugo na. Then, pwede kasi one of the signs and symptoms of dengue is Dr. knows about this. So, hirap sa paghinga din. Ito, hirap sa paghinga kung malala na. Nahihirapan na siyang umiya. And then, sakit sa tiyan at bakso suka. Ganyan pariga at umitaya. Ha? Tantagyan ang pariga. And then also, madilim at maitim na kulay ng tubig. Kasi bleeding na dentro, yung pasta na gastric acid, nakedele negro. So, from red, nakedele negro yasi ng pasta. So, si Tan Fever at Bata, I would advise, stop eating those dark colored food. Like, chocolate, rashes na pala. May rashes na pala. Kaya yung tawag sa amin ng mga paligid. Kurikum, kung saan si Kurikum? Rashes ni Kurikum. So, sakit sa kasu-kasuat at kalamnan. Doon normal yung sakit mo. Nag-duelin yung mga buto-buto, mas maluara rin yung sisili. Say, amo ko ito si ma'am. The difference of this kind of mosquito from other mosquitoes are, ito daw, may puti at itim na gumit sa katawan. Yung katulad niya, oh, tingnan niyo. Tapos di kita si Mira. Jenny kasi mosquito, tapos di kita si Jenny. Jenny Ellen. Paan ba? Puti-puti. And then, ang oras ng pagkagat nito, this is the time. From 6 a.m. to 8 a.m. So that means 9 a.m. until yung mataas ng araw, ayaw niya. So gusto niya yung ganitong oras lang. And then, babalik na naman siya at 4 p.m. to 6 p.m. So, si Janice will sprayer, nag-spray anay, room. Pero si Kuhi, huwag ka doon, nag-spray ka kasi ito na-apektuhan mo. Mahirapan ka muna. Pagpasta, lala ko may hika ka. Pati ikaw madededo. Naninirahan pala sila sa malinis, ha? Sa malinis na tubig. So, saan ba yung mga malinis na tubig? So, where can you find that? Sa mga Reda. So, si Reda Gulong. Di ba malinis yan? And then sa mga? Flower Vase. Very good. Where else? Drum. Very good. And then, ilang meter siya from your house, still you can't be affected. So,
Next, ito ang sabi nila, 4 o'clock happy. Yung sinabi ko kanina na kailangan, 4 o'clock, pagpagin mo na yan, as yung pugera. Pero hindi mo talaga sobrang pugera na pati yung coffee bar mo, hindi mo na makita. Baka masunod ba yung bahay, di ba? So, lahat tayo ay may responsibilidad upang maiwasan ang pugera. So, tandaan ng 4 o'clock happy kung saan pinihikayat ang mga komunidad na maglinis ang kapaligiran. Kung pwede lang, kung meron kayong access kay Cal, feel free na magka-activity kayo sa barangay na linis mo ng mga area. Yung fogging, available, pwede lang yan gawin kung meron maraming cases sa certain barangay. Yung marami ng cases na positive, linisin mo yung pakuran mo. Kailangan you have to take care of the breeding places. Kasi kung wala lang silang breeding places, how can they multiply? They will die. They will die. Diba? It's one of the one. Pero yung pagi, yung last course na yun. Yung parang marami na lang cases and then still, you do the cleaning and everything, you still wala pa. That's the last course to do. So, what are the 4 S? Ang search and destroy mosquito breeding places. Sinong sabi ko? What are the 4? Ito yung nangapan. Kailangan gawin natin. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga lamok. You have to destroy them. Kasi kung wala na silang breeding places, maubos na din siya. Diba po, sir? Ganun. And another, self-protection. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Kung ngayon alam mo naman, malamig. Cover kay man short shorts. Cover man sleeveless. Or what? What will you do? You just pajama na lang. And then don't sleep. It's kasi malamig naman. Oh, lotion. Kung minsan po, pwede. Ha? Kaya kami mga halaman, may mga malaman na anti-mosquito. And accordingly ngayon, nalaman ko oregano. Yung oregano daw, pwede daw. So propagate it, pwede mo yun yung oregano kung nasa baso. Dalit mo sa loob sa bahay or sa kwarto mo. Pwede mo siya dalit para at least it will repel this mosquito from going. Yes, or kasyembra, dito kasi di ka idea kung talagang ulan, kasyembra yung oregano. But ang lagi, siguro din yung mga nangyayari ko ay natagrinta. Namamatay talaga, doktor. Hindi siya tumutubo. Pero in a certain area, tumubo na lang. Pero yun na lang, if I were you, kung meron kayo mga oregano. Oregano, areredor. Or dalin mo doon, ilagay mo sa paso. Dalit mo kung sa bahay, pwede. Diba? Kasi maganda kasi yung plant sa bahay. We give off oxygen, they take the oxygen, and we give off carbon dioxide, and they give us oxygen. So seek early consultation. What will you do? Sumanggani agad sa pinakamalapit na karumunan para hindi lumala ang sakit. So mo yung tabayuan natin, if you have fever for 2 days or more, check. Baka may maybe na kayo. Or other conditions. Diba, mas early, mas good ang prognosis. Mas maganda yung kalalabasan. So, fogging, spraying only in hot spot area. Ito na, yung last recourse. Para sa mga lugar na may mataas na kaso sa loob ng 2 linggo upang mawiwasan ng outbreak. So, kung meron na mga cases na marami sa isang buwan, seek to it, yung barangay captain o yung health worker na assigned sa inyong barangay, parang sabihin ang city health office for that so that we can do karampatang solusyon. Kung hanggang 2 weeks na meron talaga maraming mga cases. And para sa ngayon po, what we can do is clean our surroundings and also help each other na lang. Masamang ulong, masamang alulong, kasi hindi naman yung kailangan ang kapitbatalawin sa iyo, ikaw na yan. Sa bahay mo. Flower bases, gano'n na lang. Mga kids around. So, mayroon sila ang question about dengue as it came on in our lectures. So far, wala. So, about nutrition, ito nung pinatawa natin ng Pinoy. It's a food guide using a food plate model to show the recommended proportion by food groups in every meal. So, parang kailangan daw, mayroon daw ng pinggang Pinoy. So, what do you think sa pinggang Pinoy? Anong nandun?
What are the healthy foods for you? Vegetables. Fruits. What else? Fruits is banana. What else? Fish. Fish is a good source of protein. Healthy para happy. This is the kind of guana yung go, grow, and the foods. Yung go foods daw, yung mga energy giving. Ano ba yung mga go na energy giving? So, go foods are rice, root crops, pasta, bread, and other carbohydrate-rich foods which provide energy to support bodily functions and physical activity. That means, kailangan mo pa rin to to get energy to support yung mga activities mo in a day. But yun nga, in moderation. Choose whole grains like brown rice, corn, whole wheat bread, and oatmeal. Ang whole wheat bread, mga na kaya sa normal, di ba? Pero at least, kundin siya. Good for your body. Kamote, banana, is good for you. Yes. Meron lang yan kung may farm kayo. Meron lang yan sa, or at your, the back of your house, meron lang yan. But be careful with that banana. Kasi it stores water doon, magiging breathing places na naman. Yung sa mga stock, pwede yan. And then, which contains more fiber and nutrients with fine grains and are linked to lower risk of heart disease, diabetes, and other health programs. So, still kailangan mo din yun, pero konti lang. Kung pwede kayong bumili ng brown rice instead of rice, yung puti, much better. So, as we go on, grow bodybuilding foods. So, ito na yung fish, shellfish, lean meat, poultry eggs, dried beans, and nuts needed for the maintenance and repair for body tissues. So, yung grow, ito na yung mga protein-rich fruits, foods na kailangan natin for bodybuilding, pati yung repairing din. Yes. Kasi kailangan natin yan. Hindi pwede todo lang kita fruits. Misita pa rin kita other, like poultry, fish, kasi kailangan natin yan. So, it includes fatty fish in the diet like tuna. Kasi chili fish, akal, sino sila fats in them? That's omega-3, omega-oil. Di ba maganda din for the body? But not too much. And then, sardines, mackerel, to provide essential fatty acid that helps protect against heart diseases. So, it doesn't mean dali, todo mga kwan, it's not good for you. Basta fish oil, di ba kere-kere si kita? Chilibes, at itcha ko kita na sinigang, at kalma puti, but itcha kita na sinigang, na which in other countries, they throw it away. So, consume milk products and other calcium-rich foods like also release and small shrimps for strong bones and meat. Yung milk, kailangan yung skin. Huwag na yung whole fat, na doon na yung fat and everything. Yung skin milk na yung bad fat. Aha, yung kailangan natin inumin. So yung glow body regulating food, these are the fruits and vegetables. It makes you glow. So enjoy a wide variety of fruits and vegetables which are packed with vitamins, minerals, fiber, needed for the regulation of body processes. So, mental health. So, tips for the anxiety. Kailangan daw exercise. Household chores, it's a form of exercise. So, face it, look for solution, and then take time for yourself. Lumapensa, kipensa, kipensa. Thanks. Sa oral health care, si Tabuela with Gatungente, you have to. Pero it doesn't mean that Tabuela is Gatungente, manarang ka. Hindi si pwede. You have to take oral antibiotic first and for pain. Kung wala na yun, wala na infection, that's the time pwede kita chupila. Kasi kung ano pa yung ilagay na anesthesia sa'yo, kung may infection yan, hindi tatalab ang anesthesia. So, pneumonia and influenza vaccine. Yun lang yung kanina, I talked to some of you. Kasi na yung, ma'am, parang ikaw yung gusto na magpa-influenza. And flu is yearly po. Oo. Every year yan, nagpa-flu tayo. Pero yung influenza po, 5 years
yung interval. Lahat na ba dito ay lola na at lolo, papot muna na po tayo. So next po, the four main types of non-communicable disease. Yung non-communicable, ito yung hindi natin maipasa sa iba. Kasi may mga diseases na pwede natin ipasa sa iba. Ano-ano yun? Yung mga diseases. Yung TB, pwede ma-infect yung iba. Yung HEPA, pwede ma-infect ang iba. Yung HIV-AIDS, pwede ipasa sa iba. Ito yung mga diseases na hindi natin pwede ipasa. Non-com ng tawag. Yung mga sa heart, stroke, ganun. Tumataas ang BP, yun. Chronic respiratory disease. Yung sa lungs na, laging umuubo, yung nagsisigarilyo, nahihirapan huminga, may asthma na, ito, cancer. Although sa genes, nandiyan yan, pero hindi nakakahakwa ang cancer. No, kung minsan sa hereditary, sa line ng bloodline ninyo, kung minsan, meron, pero hindi ito nakakahakwa. And then another is diabetes. Diabetes though, yung tatay, ang nanay meron, pero ito hindi nakakahawa. Ha? So, pwede lang ito, kailangan mo lang mag-exercise, kailangan mo intake, regular activity, ayun yun. Personal naman nating nakapanayam si Ma'am Jane Buenbrazo kung saan kanyang ibinahagi ang kabuuan ng kaganapang ito. Good morning po to everyone. This is Jane Buenbrazo po, a PHN nurse of City Health Office of Isabela, coordinator of Senior Citizen for this LGU po. So I am very grateful I was able to talk about the health and wellness for senior citizens. I am happy and grateful for this opportunity to talk to the senior citizen of this Isabela City. At least I was able to give them insights on what are the things needed for them to have a healthy and happy aging. Kasi sila ang vulnerable groups priority groups ng city. And especially sa city health office, sila ang priority namin. As well as yung katulad ng COVID vaccination, ang senior citizen talaga ang priority namin kasi vulnerable kasi sila. Easily to have diseases, easily to contact yung mga communicable diseases. So at least we should help them. At least para hindi sila kaagad-agad magkaroon ng mga sakit. As well as yung mga non-communicable disease like the heart diseases, yung cancer, prevailing kasi ang cancer sa kuan natin ngayon, just like breast cancer and lung cancer and colon cancer, nandiyan yan palagi sa community. At least we help them age gracefully and giving tips to them and how to be healthier and productive senior citizen of Isabela City. I'm Teresita Shera, the PISCA president, and we are so happy to have to and thankful to Ma'am Asmara for inviting us here. Okay, been concerned ka tayo kung mga senior citizen, especially the health ng mga senior. Mucho sila yaprende, yamiraganyo grupo, enjoy gat sila during el cuando Ma'am Buenbrazo. Enjoy ka ng mga senior. Ang kaganapang ito ay isang patunay na ang pamahalaang lokal ng lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Jalia Terbin Hataman ay tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, lalo na sa mga senior citizens. Ang suporta ng GAD Unit ng pamahalaang lokal sa mga ganitong inisyatibo ay isa ring mahalagang bahagi ng programa. Ang kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng kalusugan at kagalingan ng mga nakakatanda ay nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa lungsod ng Isabela kundi pati na rin sa iba pang mga komunidad. At dyan nagtatapos ang episode na ito. Kita-kits sa susunod na episode ng Healthy para Happy, dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel.
para happy! Healthy para happy!